kaibigan, ay meron lang akong i-share sa inyo tungkol dun sa in-order ko sa Lazada. Nakaka-dismaya eh. At ito, pakikita ko sa inyo. Meron kasi akong in-order sa Lazada. Ito siya. In-order ko siya nung February pala. January 30. Tapos ay ngayon ay February 7. Yan. Oh, 8 pala. Sorry. 8. Ngayon lang siya dumating. Kanina mga 11 o'clock. Ito siya. Hindi ano, basag siya. Ano kasi ito eh, yung heating element, bulb heating element ng turbo broiler. Ayan o, ayan, basag siya mga kaibigan, no? Sayang. Ito ay nagkakahalaga ng 178, pati yung kanyang shipping kasama na doon. 100 ano ito, 128, tapos yung shipping niya ay 50 pesos. Ganun pa man, parati naman akong umorder sa Lazada. Ang comment ko lang dito eh, siyempre sa mga seller, hindi naman sa Lazada siguro eh, sa mga seller naman, ang payo ko lang sana, kung ang in-order ng customer eh, fragile, sana naman ano, i-sure nila yung packaging. Yan o, gaya niya. Dapat ay nakakahumpa to na, tapos ay naroon pa siyang mga protection para hindi siya lumabasan. Kasi sayang naman eh, kahit baga 178 lang ito eh, pinaghihirapan din naman ng customer niyo. Para sa customer yun. Sa seller nga pala, ano ito, sa ano ba pangalan ng seller natin? Ayan, Flying Cloud. Kung mababasa niyo, Flying Cloud, ayan. Para sa seller sa Flying Cloud, sana naman kung mapapanood niyo itong video ko, sana naman na susunod. Pagka ang order ng customer sa inyo ay fragile, sana i-safe naman niyo yung ano, packaging. Sa Lazada naman, humihingi na rin ako ng tulong. Sana naman yung kanilang mga parokyano rin sa mga distributor. Sana naman eh, meron din kayong iano sa kanila, concern na ganito nga, pagka fragile eh, dapat eh ipapackage ng safety. Para dito yan eh, pakita ko sa inyo, para yan dito sa boiler. Ito yan, no? Gagawin ko na nga sana ngayon eh. Ayan. Sira kasi yung heating element niya. Bulb heating element. Ayan.
naputol na yung pinakang nila. Hindi naman pwedeng dugsungan to eh, kasi heating element to eh. Naputol na yung pinakang connector niya at siya pinakang dulo. Sorry mga kaibigan, may ano, may maingay. Ayun lang, pinakita ko lang sa inyo. At sana naman eh mapansin itong aking konting reklamo na ito, konting hinahing lamang. Dalawang beses na itong nangyari eh, yung nag-order din ako ng yung sa battery. Ano din yun eh, hindi ko na maalaman kung saan nakalagay yung pansukat ng ano. Kagaya nito, yung ganito eh. Ito yung sa tubig, pangano ng battery. Nabasag yung nasa loob, yung pinakang meter niya. Pagdating sa akin, basag. So ngayon, hindi ko na lang siya sinuli kasi ang malayo ako sa ano eh. Malayo ako di sa LBC, mga about 1 hour sa biyahe. Wala kasing LBC dito sa lugar namin eh. At magkano rin balikan ko? Mga 100. 100 pesos. So ito yung nagkakahalaga ng 178 pati yung kanyang shipping fee. So ibabalik ko pa eh, yung abala ko pa. So hindi ko na lang siguro to babalik, or kung merong pagkakataon kung pwede pang ibalik or aabot pa, kasi ang returning date ng ganari eh, nag-ano lang siya ng ano eh, 7 days. Siguro pag kami pagkakataon na ano, baka nasa uli ko rin yan. Sana naman na dito sa seller na Flying Cloud eh, para dumami customer nyo, sana kahit maliit lang na bagay nito eh, iniingatan nyo yung pagpapackage para hindi ganito masisira. Ito nga mga kaibigan, ang may papayo ko lamang eh, lalo na sa mga umu-order sa online, kung order man kayo nito mga fragile na ganito eh, i-check nyo na yung seller na ingatan yung in-order ninyo na fragile, para siguro para maingatan din nila, kasi basta na lang sila nagpapackage ng ganito eh, fragile eh, para hindi masayang yung pera nyo sa pag-order eh. Lalo na ako eh, malayo ako dito sa Manila, nandito ako sa Quezon. So ang ginagawa ko, parating online na lang ako nag
o order. Kahit medyo yung iba ay mahal-mahal ang shipping, kinakagat ko na rin dahil hindi naman rin ako maabal at saka yung pamasahe ko. Yung iba nakakatipid ako, yung iba mataas talaga rin ang shipping fee. Pero ang payo ko nga pagka ganito mga fragile at yung mga masisira, nako, huwag na kayong order pagka yung mga fragile, yung mga nababasag at baka magsisilang kayo. Yun lang mga may papaya ko sa inyo mga kaibigan. At siya nga pala sa mga subscriber na nag-subscribe sa akin, maraming maraming salamat sa inyo sa pag-subscribe. Okay. Hanggang dito na lamang mga kaibigan, salamat. Kaibigan, meron lang akong sisingit kasi dun sa in order ko na itong heating element ng turbo broiler, di ba kanina yung sa video ko na may problema ako sa pagripan. Ewan ko kung matagal na ito o ngayon lamang. Online ko na rin siya nirepan. Pwede naman pala. Kasi dati nung may in-order din ako na nirepan ko yung video card. Kaya nagpunta pa ako dun sa LBC. Malayo kasi kami sa... wala kasing LBC dito sa lugar namin, so nagbiyahe pa ako. Bali pa masahe ko, balikan 100 plus kakain ka pa, siyempre. Pagpalagay na abuti ng mga 150. Tsaka yung abala mo. Ngayon sinubukan ko dito mag-refund. Pwede naman pala. Ito yung ano niya, refund money by Lazada wallet. Ayun. Ito, ginawa ko siya. Bali, ang na-refund ko. Ito, tingnan natin. Ito yung Lazada wallet. Ayan, 178. Mga kaibigan, pagka meron kayong Lazada wallet at nag-sign up kayo sa Lazada, magkakameron kayo niyan Lazada wallet kasi doon kayo bumibili ng mga item nyo online. Ito pwede, ito yun, 178 withdraw, nasa kung na siya Lazada wallet. Ito pwede mo siyang i-cash in sa bangko kung meron kang bank account. Pipindutin lang nyo ito, i-highlight nyo, tapos babaguhin nyo kung magkano yung inyong i-cash in. Ito pwede sa BPI, UB, Metrobank. Yung view all cash in methods, ito meron siya. Kung meron kayong credit card, pwede rin. Visa card, yan, credit card yan. Pwede rin sa over the counter, sa 7-Eleven. SM bills payment, Emilioler, True Money, Express Pay, pwede siya. Kung meron naman kayong GCash, pwede rin. Add GCash account, ayan o. Bank transfer, meron din. Metrobank, BDO. Yun, yun lang mga kaibigan. Cleaner ko lang, pwede naman pala. Salamat, na-refund ko rin yung pera ko. Hindi ko na lang siya i-cash in
hahayaan ko na lang siya dito sa Lazada wallet ko kasi parati na lang, parati naman akong bumibili sa kanila online eh, di magagamit ko rin 'yan. Hindi naman mawawala 'yan diyan eh. So, 'yun lang mga kaibigan at see you next video ulit. Yun lang, siningit ko lang. Salamat mga kaibigan. Okay.